Good morning, Kakabsat. Welcome back to another vlog. And medyo matagal-tagal akong hindi nakapag-vlog and sobrang na-miss ko kayo. Ngayong araw na to, guys, ay mag-house hunting tayo. House hunting ba tawag doon? Maghahanap tayo ng bed space para kay sis. So, ayun, bubukod na si sis. Hahanap tayo ng kanyang matitirhan kasi last time, nakahanap na kami actually. Pero nagbago yung isip niya, natakot siya sa biyahe. Doon dapat siya kay ate, doon sa kakilala ko. Medyo malayo sa trabaho niya at ayun, nagbago yung isip niya kasi natakot siya sa haba ng biyahe. Siguro mga ang pabiyahihin niya, kulang-kulang na mga 40 minutes, ganyan. Kasi maglalakad pa siya. Tapos pagdating niya dito sa may business base station, maglalakad ulit siya papunta sa trabaho niya. Medyo aabutin ng mga 15 minutes yung lakad. Maghanap siya ng malapit sa trabaho niya para hindi na siya sasakay ng train. Maglalakad na lang siya papasok. Kaya ayun, kung nanonood ka ate, sobrang sorry, pasensya ka na. Mamayang hapon lalabas tayo. Sabi ko sa previous vlog ko na hindi kami lumalabas. Pero ngayon, kailangan talaga nating lumabas at maghanap ng bahay para kay sis. Pero madalian lang yun. Nakapag-inquire na kami by phone and yun, pupuntahan na lang namin mamaya for viewing and susunduin namin si sis sa trabaho niya. Pero baka mauna akong mag-view malapit sa business base station. Tapos, mayroon din siyang titignan doon sa around sa area ng trabaho niya. Ngayon, kakain muna kami ni Habi ng umagahan kasi nasakit daw yung ulo niya so kailangan niyang uminom ng gamot. Siguro dahil sa pagod at saka sa puyat last time, ngayon bumabawi yung katawan niya. Kaya ayan, kain muna tayo and di pa ako nakakapaghilamos. Tapos yun, nag-vlog agad ako para kasi baka mamaya ay mabisi na naman ako. And ayan pala mga kakabsat, meron pala kami ditong nabili last time sa Baker. Medyo matagal na namin itong nabili. Kasi nakita ko siya last time nung bumili ako ng mga balikbayan box. Nakita namin to na nag-sale. Alam nyo ba na 1.95 dirham yung isang bar ng ganito. Kaya ako bumili niyan, gustong gusto ng aking nanay. Kasiyahan niya ang kumain ng chocolate. Pero may acid siya. Kaya may nakaabang siyang gaviscon. Magsangag tayo ng dilis, tapos itlog. Yun ang ulam natin. Ayun, ang ating... Ay! Sunog ang dilis. Ito ang ating dilis. Ay! Naglalakad yung kasirola natin, kamsat. Ay, naapaw. Tapos i-abi yan. Yan na naman yung pagkain niya. Parata na may itlog. De, open mo ng makalaki yung ano, bintana. Mamangangon mo itong dilis. Ayan. Tapos ito yung scrambled egg na ginawa ko. Ay, naapaw. Kaganyan na durbor siya kasi dito ko siya pinirito sa kasirola. Buldog na rumalin. Yan, kakabsat, yung ating lemon. Isang buong lemon iced tea. Tapos lalagyan ko siya ng iced tea. Ito na yung ating dilis. Malutong to. Tapos ito yung kay Habi. Kain na tayo, kakabsat. Ito ang ating food ngayong umagahan at saka tanghalian. Yan. One eternity later. Nandito na kami sa business bay area. Hindi ko alam kung pwede ko kayong isama dun sa loob ng bahay nila. Pero tingnan natin. Mag-i-insert na lang tayo ng picture para makita ninyo. Diyan tayo pupunta. Tapos may malapit na kainan o eat-in drink tsaka maliit na mini mart supermarket. So yan, diyan tayo papasok. And maghahanap muna si Habi ng parking. Tapos akyat tayo. Ayan yung entrance. And ayan yung building. So, iwan ko muna kayo dito guys. Hindi ko na kayo maisasama. Akyat na tayo. Just then. Yan na siya. Oh, Diyos ko pong kapatid ko. Tapos yan, diretso na tayo doon sa area na yun. Ayan pala di oh. Ayan lang. Sige na, sabihin mo na lang sa akin. Kanan ka dyan. O yan. Dito na tayo. Dito na. Wow, sa Shaolin si Ana. Ay, pwede kang tumawid dito. Mas malapit. Oo, mas malapit.
Ayan, ganda naman dito, sis. Dito na tayo sa area and mamaya ko na lang kayo i-update about doon sa bahay. Andito na tayo sa elevator and paakyat tayo sa taas. Kakaalis lang natin sa area. Yung CR nila, hindi sa pag-inarte, medyo bumabaha. Tapos, yung kusina nila, walang lamesa, walang kainan. Tapos, may mga... walang lamesa. Paano ka kakain? Walang kakain. Tapos, open yung kitchen nila. Tapos, ang daming tao, guys. Tapos, may mga other nationality din. May i-view pa kami isang bahay ulit. I'm back, mga kakabsat. And, nandito na kami sa bahay. Kanina pa, hindi na ako nakapag-update sa inyo kanina nung viewing namin doon sa business bay ng bed space para kay sis. I-insert ko na lang dyan yung picture na napili ni sis. Hindi ko na naisama sa vlog yung isa kasi parehas na building lang din siya. Hindi na ako nakapag-video doon sa loob ng bahay kasi syempre respect din doon sa may-ari, sa landlady and baka magalit. Yung tinignan namin na una na building, family siya, may mga bata, tapos marami ding nakatira mga bed space din. Yung second na tinignan namin, okay naman siya, kaso lang, bumabaha yung kanilang banyo. Tumutulo, tapos parang hindi inaayos. Medyo madami sila kasi malaki yung bahay, malaki yung apartment. Yung space na pinakita sa amin, yung pinaview na bed space, tinambakan nila ng mga sapatos. Maraming tambak-tambak. Ginawa nila munang tambakan bago muhigaan. So, yun lang naman yung comment ko doon, kakabsat. And, hindi naman sa nag-iinarte, pero syempre, alam mo na, diba? Apat na tao, tapos 800 yung taas. Tapos, sabi ko, tingin ka ulit. Yung last na tinignan naming pangatlo, ito siya, kakabsat. Tatlo lang sila, tapos single-single bed. Tapos, provided na din yung mga cabinet. Tapos, may sarili silang CR. Tapos, may sarili silang washing machine. So, nasa CR yung washing machine nila. Attached bathroom siya. Sabi ko, sige, decision ka. Kasi kailangan mo yung i-confirm ngayon. Kasi hindi naman siya humihingi ng deposit. Advance lang. 1,000 all-inclusive na siya. Hindi na siya mag-detrain. Maglalakad na lang siya papasok. So, wala na siyang gagastusin sa pamasahe. Kasi may una kaming napili, yung kay ate nga. Sobrang ganda nung area, tsaka malinis. Tapos, kakilala pa namin. Yun nga lang, parang nagbago yung isip niya. Kasi nga, dahil sa pandemic, ayaw niyang bumiyahin ng malayo. Kasi syempre, araw-araw siyang mag-train. Natatakot din siya. Yun yung inisip niya, yun yung reason niya. Kaya nagbago yung isip niya. So, I'm very sorry ate, kung nanonood ka po. Pasensya na po talaga. Siguro by this week maglilipat na si sis and tutulungan ko siyang maglipat ng gamit niya. The next day. Good morning, kakabsat. Sobrang aga ng aming gising ngayon kasi maaga kaming pumunta ng West Zone. Hindi ko na kayo naisama kasi mabilisan lang yung pamamalengke namin kanina and natakam ako sa pinapaitan dahil pinapanood ko si Sis Ems. Ilang beses na siyang kumakain ng pinapaitan. And shoutout sa you, Sis Ems. Na-prepare ko na siya. Bali, pagdating pala namin kanina, hindi na ako nakapag-vlog. At hindi rin ako nakapag-vlog kanina nung umalis kami. Tapos yun, pagdating namin kanina, isinalang ko muna siya kasi pinalambot ko yung walya at saka yung karne ng baka. Kunti lang naman yon. Isama ko kayo sa kusina at magluto tayo ng pinapaitan. Simpleng pinapaitan lang yung lulutuin natin ngayon kasi lalagyan ko siya ng maraming luya. At sa wakas pala, mga kakabsat, tapos na namin ni Habi balutin lahat ng box namin. Yun yung pinagkaabalahan namin buong linggo kasi ang hirap niyang i-fix. Kasi hindi naman mga pasalubong yung laman ng box namin. Mga gamit siya dito sa bahay na mga diniklatter ko yung hindi na namin ginagamit tapos yung ibang gamit namin para hindi ganun kadami kasi halos ilang years na din na naipon to dito kaya ipadala na natin siya sa Pilipinas. Mahirap kasing maglipat kapag maraming gamit. Kaya ayun, ipinabox na lang namin para mabawas-bawasan yung gamit namin. Baka mamaya magaya ako dun sa pinsan ko kasi yung pinabox nila, alam nyo ba, binuksan. Ang mga iniwan yung ayaw lang nila na kunin. So, nakakaawa naman kasi
halos nalimas yung laman ng box nila. So, kapag may nagbukas ng box namin yan, good luck na lang sa kanila kung may makukuha sila dyan. At baka mahalukay pa nila yung mga vintage na underwear ni Hubby. Oh no! Sige, halukayin nyo yan at yun yung makikita nyo sa sambulat sa mukha niyo yung mga vintage dyan. Kaya kapag ganyan ay pinakialaman ng mga nakikialam dyan. Ay, iwan lang. Anyways, kakabsat, labas na tayo at mag-start na tayong magluto kasi marami na akong kadaldalan na naman. Sobrang dami na naman ng kadaldalan ko. At tara na sa kusina. Mga kakabsat, ito na yung ating pang pinapaitan. Bali, ang binili ko lang is yung tuwalya ng baka. Tsaka yung laman ng baka. Yan, karning baka. Tapos, ito yung kanyang sahog. Mag-mumunggo kasi ako, kaya medyo marami yung na-prepare kong sibuyas tsaka bawang. So, ito yung pang-munggo ko. Ito yung pang-pinapaitan tsaka luya. Hatiin ko yung bawang. Tapos, ito rin, pang-pinapaitan to. Yung ihahalo ko pala sa munggo is yung spinach. So, mamaya ko na yun papakita sa inyo. So, pang-munggo ko yan. Dito muna tayo sa pang-pinapaitan. So, konti lang yung aking binili na karne. Kasi, para maubos agad siya. So, ayan lang. Try ko muna siya kasi walang pinapaitan mix na mamasitas. Siblings yung available doon sa supermarket. So, itry natin siya. Tapos, lalagyan ko siya ng sinigang mix. Nilalagyan ko siya ng sinigang mix na mamasitas. Tapos, yung kapiraso ng lemon para medyo pumait-pait siya. Mag-start na tayong magluto, mga kakabsat. And papakita ko sa inyo kung paano ko siya niluluto. Nagawa ko na to dati and okay naman yung lasa niya. Lasang papaitan pa rin. So, ang hindi ako naglalagay ng lamang loob pag nandito sa Dubai. Sa Pilipinas lang ako naglalagay ng lamang loob kasi sinanay yung naglilinis ng bituka kasi hindi ako marunong. Dito kasi frozen yung mga intestine, so hindi ko alam kung malinis ba siya or paano siya linisin kasi linis na yata yun, pero hindi ko alam kung talagang linis na linis siya. Pinakuluan ko na pala to, tapos nilamas ko sa asin, parehas sila, tapos hinugasan ko ulit. So ito na siya, na-prepare ko na at magluto na tayo. Ikinis ako na pala yung luya, sibuyas at saka bawang. Tapos si Abby, magluluto siya ng munggo. Siya ang magigisa ng munggo. Sabay mo na yung ano, sibuyas. Hintayin ko lang siyang mag-brown. Tapos ilagay natin to sabay. Sabay natin siyang ilagay. Tapos pakuluan natin ng pakuluan. Medyo maingay kasi naka-open yung bintana. Medyo malalaki yung hiwa ko dun sa luya. Kasi para makita nila kung luya or karne. Kasi hindi sila nakain ng luya itong dalawa. Ayaw nila na nangunguya yung luya. Pero ako, gustong gusto ko to. Ito pala yung ano, isingit ko na din. Ito yung baby spinach. Ilalahok namin siya sa munggo. Ito yung panglahok namin sa munggo ngayon. Hindi kami maglalagay ng ampalaya. Baby spinach lang. Tsaka yung konting baboy. Yan ang ating gulay. Yan kakabsat, mag-brown na yung ating sibuyas, bawang, tsaka luya. Ilagay na natin yung laman. Di kasi kami masyado sa baka, kaya konti lang yung binili kong laman. Tapos itong tuwalya. Ay nako, medyo maliit na naman itong kasirola natin. Hintayin ko lang siya dyan na masangkot siya. Tapos mamaya natin siya lalagyan ng tubig. Yan guys, naghalo na ako ng papaitan mix at saka ng sinigang mix dito. Ito yung magiging sabaw niya. Tapos lalagay na natin siya. Mamaya na natin ilagay yung balat ng lemon kasi palalambutin muna natin yung tuwalya at saka yung karne ng baka dahil medyo matigas pa siya. Tapos, ito na yung niluluto naming munggo. Ilagay na na. Ilagay mo na yung ano din. Sige po. Ilagay mo din. Okay na? Malinam na. O, sige. Ilagay na natin yung spinach. Ako maglagay. Ilagay mo din. Uy, huwag ganyan. Madudurog. Ako. Tapos hindi ko na siya pakukuluan. Papatayin ko na yung kalan kasi
itong spinach, madali siyang maluto. Kinakain nga to ng hilaw eh, kaya, ayan. Kunti lang siya, de. Oo, kunti lang, patay mo na. Pinatay ko na. Hindi alat ako. Oo nga, napatay ko na kanina to. Ayan. Tinanggal ko na rin siya sa kalag. Yan na ang ating inisang munggo. Nailagay na rin pala yung ano yun oh, yung baboy. Pinalutong ko kasi siya, tapos ako siya hinulog dito sa ating munggos. Inuubo kami dun sa ano, at sinipon doon sa powder. Lumipad. Lumipad to, masakit pala to sa ilong. Yan, yan, yan. Ilalagay ko na yung lemon. Yan, para pumait na siya. Dalawa yung nilagay ko, tapos ihuhuli natin tong sili green. Malapit na siyang lumambot, guys. Ayan siya. Sarap nung sabaw. Maasim-asim na, alam mo yung malalasahan mo yung mapait-pait konti dahil dun sa pinapaitan mix powder. Pero hindi ko masyadong dinamihan kasi parang ano eh, maanggo yung lasa niya. Kaya nilagyan ko na lang siya ng lemon para yun yung magpapapait sa kanya. Ilagay na natin yung sili green, kakabsat, at ayan. Nilagyan ko na pala yan ng paminta at saka asin. Kaya mayroon na siyang lasa. Kumakagat na yung pait ng lemon, tapos medyo maasim-asim, tapos yung papaitan mix, naglasa na rin siya. Kasi dinagdagan ko pa siya ng konti kanina. So, ito na yung ating papaitan. Yan guys, yan lang ang simpleng luto ng aming pinapaitan dito. Dahil maraming kulang na ingredients. Malambot na rin yung tuwalya. Yan, dyan lang yung lemon hanggang maubos yung ating ulam. Kakain na tayo. Alas, ano na, hapon na. Yan, nakakabsat ang ating pinapaitan at kain na tayo. Ang sarap niya. Pag hinigop niya yung sabaw, ay sisipunin kayo kasi maanghang yung sabaw dahil sa luya. Tapos medyo mapait-pait siya. Kain na tayo. Shoutout sa'yo, Sis Ems. Kain na.